na kanay. Hello, sir, pa. Hello. Hi. Dito po kayo, kunyari, close tayo. Sir, mic test lang po. Hello, hi. Hello, hi daw. Hello, oh. Hi daw po. Sir, dito po kayo. Many emails promising fantastic rewards or monetary gifts. Beware of these grand promises. They're most likely spam, hoaxes, or phishing schemes. Remember, there are no wealthy strangers who are desperate enough to send you money. This is a friendly reminder from the country's premier IT show, Convergence. Ang astronomy ay isang larangan siyensya na napakalawak kung saan marami pang mga discoveries at exploration na nangyayari at mangyayari. May isang grupo ng mga Pilipino na sadyang may pagkiling sa kasanayang ito. Sila ay bumuo ng isang samahan na may layuning pagyamanin at maibahagi ang iba't ibang kaalaman tungkol sa astronomiya. Ang Philippine Astronomical Society ay itinatag noong April 15, 1971. Ang unang organisasyon pang-astronomika sa Pilipinas na ang pangunahing layunin ay pagyamanin at palawakin ang kalamang pang-astronomika sa Pilipinas sa pamamagitan ng edukasyon, pananaliksik at paggamit ng mga iba't ibang makabagong kasangkapan sa ikapagtatagumpay ng mga Pilipino. Ang ating pamahalaan ay sumusuporta sa pagtuklas sa mga makabagong teknolohiya upang magamit ang Philippine Astronomical Society. Ang PAS may mga trainings and seminars na makatutulong sa mga mag-aaral at ito ay bukas sa lahat ng gustong maging miyembro, anuman ang edad basta't interesado sa astronomiya. Kaya naman, approve sa amin ang organisasyong ito. Ako si Jinky Pearl Lustica. And we are back. Malawakan ang ating talakayan ngayon. Malawak, kalawakan. Kasama natin ngayon si Mr. Camilo Dacanay, Chairman of the Board ng Philippine Astronomical Society. Sir, magandang hapon at welcome po. Yeah, thank you. Oy, mga kababayan, pag-iibahin natin, hindi astrological, astronomical ito ha. This is based on science. Yeah, correct. Sir, okay, Philippine Astronomical Society. Could you explain to me kung what this is about? Ito yung pag-aaral na nauukol sa siyensya tungkol sa kaalaman natin sa kalawakan. Ano? Mm-hmm. Ito ay nababatay sa matematika, pisika, chemistry, at iba-iba pang mga kaalyado niya mga siyensya. Right. Tama yung sinabi mo, lubhang naiiba to doon sa isang tinatawag natin na astrology. Right. O astrologiya. O kasi minsan nagkakamali na pagpapalit, isang letra lamang ang pagitan nila. Yeah. Okay. Now sir, kapag ka ang sinabi natin ay kalawakan, ano, of course we are part of one galaxy at napakarami pa, but even in our galaxy, the galaxy we belong to, napakarami pa na nadidiscover natin at merong mga dati ay tinuturing na facts na napatutunayan natin hindi pala facts. And of course, kapag ang pinag-usapan ay galaxy, hindi pa pwedeng ang data ay restricted lamang sa Pilipinas. So I would like to know kung paano ba ang coordination ng Philippine Astronomical Society with other astronomical societies globally? Yeah. Meron tayong tinatawag na International Astronomical Union. Mm-hmm. Ito yung siyang nagko-coordinate ng lahat ng kaalaman, natutuklasan, tungkol sa astronomiya o sa kalawakan. Mm-hmm. Ngayon, sila rin yung nag-disseminate o namamahagi nito mga impormasyon na to through website, mm-hmm. makakakonektado lahat yan. Bukod pa rin doon sa mga regional na mga samahan sa Southeast Asia, sa Far East, right. Nakakaugnay-ugnay kami tungkol doon sa mga natutuklasan at saka mga bagong kaalaman na siya namin namang nire-research tuloy-tuloy at siya ibinabahagi natin sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Okay. Now, pag ang pag-uusapan kasi natin environment, lagi natin sinasabi, everything is interconnected with each other. Ganito rin ang pananaw ng ating mga astronomers. Okay. Tama po. Okay. Could you explain? Yeah. Dito sa darating namin National Astronomy Week, ano, ang aming pinaka-tema ay ganito. Ang astronomiya, kailangan maikonekta natin sa realidad, mm-hmm. sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Pilipino para maunawaan nila. Halimbawa, sa aming pagle-lecture sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tinatalakay na rin namin dito yung katulad ng climate change. Mm-hmm. Tinatalakay din namin dito yung pagputok ng bulkan. Mm-hmm. Tinatalakay din namin dito yung paglindol.
Pero lahat 'to ikinukonekta namin doon sa isa pinagmulan, mm-hmm. which is sa kalawakan. Mm-hmm. So, lahat ini-interconnect namin para kung sino man yung nakikinig sa aming mga lektura, ma-relate din nila sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ayan. Okay, medyo tumawid tayo dyan sa train of thought na yan, no? Ma-connect sa araw-araw na kabuhayan. Siguro ang pinaka-common na knowledge na may kinalaman sa siyensya ng astronomy ay yung impluensya ng buwan sa ating high tide at low tide. Paano po ba ito, sir? Para siguro makarelate lang yung ating mga kababayan. Pagka malapit ang kabilugan ng buwan, nasa tapat natin sa Equator, for example, makikita natin yung lakas ng kanyang hatak, mm-hmm. at makikita natin to sa pagtaas ng tubig sa karagatan, ano? Okay. When we say paghatak, sir, we're talking about the moon's gravity. Yes. Okay. So ang gravity niya ng moon, gravity din ng buwan. Okay. Magkabalansyado, binabalansi rin natin yung hatak niya sa atin, ano? Mm-hmm. Para itong tinatawag nating action, reaction. Okay. So, habang hinahatak natin ang buwan, hinahatak niya rin tayo. Pero dahil mas malakas ang mundo, mas hinahatak niyang higit yung buwan. Mm-hmm. Pero yung buwan naman, para ma-equalize yung lakas ng hatak ng mundo, tumatakbo naman siya ng mabilis, mm-hmm. papalayo sa ating mundo. No? Okay. Meron siyang tinatawag nating acceleration. Mm-hmm. Okay. At yung mga kaalamang tulad nito ay importante doon sa mga ang kabuhayan at ang pamumuhay ay may kinalaman sa karagatan. So ano, sir, ang impluensya? Halimbawa, kasi we're talking about astronomy and the influence of the moon, the movement ng moon, tsaka ng gravity ng moon sa ating high tide at low tide. Ano ba, sir, ang isang example kung bakit importanteng malaman ito ng ating mga kababayan na may kinalaman sa karagatan? For example lang, ano? Kung halimbawa, alam nila na full moon. Mm-hmm. Full moon, maliwanag ang buwan, normally sinasabi nila, mailap yung mga isda. Okay. So, bihira sa mga mangisda at sinisiguro na nila na konti lang ang kanilang mahuli. Pero pagdating naman ng mga panahon na mahina na yung gravity ng moon, mm-hmm. o hindi na siya full moon, mm-hmm. at hindi na ganun kabilog ang buwan, doon naman naglalabasan yung isda sa gabi. Okay. Na siya naman sinasamantala ng ating mangisda, doon sila nang huhuli sa mga ganung oras. And this is a scientific fact. This is scientific fact. Okay. Scientific fact na nararanasan na rin mismo ng mga tao. Okay. Actually, alam na nila to bago pa dumating ang astronomy. Eh. Mm-hmm. Alam na nila to bate sa kanilang karanasan. Dumating na lang ang astronomy, napag-relate na lang yung relasyon ng kabilugan ng buwan sa kanilang pangingisda. Okay. Kanina, sir, binanggit mo, no, ang astronomy ay with the cooperation and coordination of separate sciences. Okay, nandiyan ang physics, nandiyan ang mathematics, of course. Andyan din ang chemistry. Now, yung iba kasi, kapag sinabing astronomy, medyo natatakot na, no? Kasi doon pala sa mathematics, marami nang tatakbo ng malayo-malayo dyan pagkatapos sasamahan mo pa ng physics. Yeah. Oh. Is it always necessary na para mapunta ka dito sa field na to, you have to be an expert in all or at least one of the fields? Depende kasi sa tindi ng kanyang pagkahilig sa astronomiya, no? Okay. Halimbawa, meron kaming mga miyembro, meron kaming mga kasama na ang gusto lang naman nila talaga makasilip sa telescope, eh. Yeah. At makita nila yung ganda ng mga nilikha ng ating creator, ano? Right. And that will be good for them as well. Pero meron ding mga kasama kami, halimbawa sa kaso ko, no? Mm-hmm. Para bang hindi ka nasisihan na sa nakikita mo lang. Gusto mo maipaliwanag to ng kumpleto sa sarili mo. So, magsusumikap ka ngayon, ano? Hindi naman maipapaliwanag sa pagtingin lang isang bagay. Okay. So, magsasaliksik ka. Okay. Sa pagsasaliksik mo, sigurado, siguradong-sigurado, nakakailanganin mo ng matematika, mm-hmm. ng pisika, mm-hmm. at ng iba pang allied sciences para lalo mong maunawaan to isang bagay na to. So, depende sa tao, no? Kung halimbawa, maligaya na siya na nakikita niyang bilog ng buwan, mm-hmm. eh di okay na sa kanya yon, mm-hmm. pero halimbawa sa kaso ko, kung gusto kong malaman kung paano na porma ang buwan, paano siya nalikha, paano siya nagpapaikot-ikot, so kakailanganin mo to ng dagdag na kalaman sa siyensya. Right. So nasa sa tao na yon. I remember when I was in elementary, when eventually science, astronomy through science subjects na na-introduce sa akin, no, amazing siya for me, at pinakakabisado nga yun, ano, yung order ng yung orbit from the sun, papunta doon sa, no, the third planet, of course, is the Earth. Tapos, noong kapanahon na namin,
ilan ang planeta noon, no? Way Siam. Back? Siam. Inandin na 1970s and the 1980s, no? Pero ngayon, kapag ka nag-aaral na ng siyensya ang aming mga anak, ang planeta ay ilan na lang? Walo. Walo. Because may na-disqualify. Yeah. Okay. Oh. Anong ang planeta? Yun yung Pluto. Pluto. Oh. Eventually, Pluto was proven to be just a star. Isang asteroid. Asteroid. Isang maliit na planeta. Na hindi siya qualified na matawag na isang planeta. Dahil yung International Astronomical Union, naglagay sila ng criteria para yung kahit na anong madidiscovery natin ngayon na umiikot sa paligid ng mundo, right, ma-qualify muna natin siya bago siya matawag na isang planeta. Okay. Now, way, way back in the olden times also, paniniwala ng mga tao ang mundo ay flat. At because of astronomy and the researches that followed, napatunayan na ang mundo ay hindi flat, kundi bilog. Mm-hmm. So, ganito kaikatindi yung impluensya ng siyensyang ito sa ating pamumuhay. Mm-hmm. I remember na may libro akong binasa noon na takot ang mga sailors na maglayag kasi natatakot sila mahulog, mm-hmm, kasi nga kala nila flat ang daigdig. Mm-hmm. Now, na na-discover na hindi siya flat or napatunayan hindi siya flat, so umiikot na. So, the commerce happened, lahat na exploration. Ganito katindi ang epekto. Okay, now let's talk about Philippine Astronomical Society. Philippine Astronomical Society is a non-government organization. Okay. Ang purpose niya ay? I-propel ang ating edukasyon sa mataas na antas, right, sa pamamagitan ng kaalaman sa astronomiya. Okay. At ito ay may kinalaman sa pag-educate sa future generations na mas, anong tawag dito? Mas eksakto, yes, yung kanilang kaalaman. Yeah. Now, sir, repository din ba ang PAS ng data nakukuha natin sa iba pang mga astronomical societies? Hindi naman eksaktong ganun, ano? Kasi marami ring astronomical societies, nagkakaugnay-ugnay lang kami, meron kami mga proyekto, right, na sama-sama kami, at kung ano yung data na meron sa amin, definitely meron din silang ganun data. Okay. Dahil pag kami nagkahiwa-hiwalay, may kanya-kanya kaming research na ginagawa. No? Okay. Maaaring itong data na to magagamit ko sa research ko tungkol sa toxicity level sa Metro Manila. Samantalang ibang data na kuha namin, pwede naman nilang gamitin sa iba pang nire-research nila. Okay. Isa pang question, ano, just to emphasize kung gaano ka-importante ang astronomy sa ating buhay, yun po bang ozone ay kasama sa pinag-aaralan ninyo? Yes, okay, yes. Dahil sangayon sa aming pag-aaral sa astronomiya, ang isa sa magiging dahilan, ang alam lang natin kung bakit numinipis ang ozone layer, ay yung patuloy na pag-i-emit ng ating carbon dioxide. Sa yun, ano? Pero sa aming pag-aaral, natuklasan namin, naalaman namin na may mga dumadating na mga high-energy particle galing sa outer space, kalawakan. Ang tawag natin dito yung cosmic ray particle. Okay. Yung cosmic ray particle na yun, pagtama niya sa ating ozone, binibreakdown niya to into an ordinary oxygen and other nitrous product. Okay. So, unti-unting nawawala yung ating ozone layer, numinipis, nang hindi naman natin sinasadya, kundi isang natural na bagay na dumadating sa atin dahil tayo, ang ating daigdig ay nakalutang sa isang kalawakan na punong-puno ng cosmic ray particle. Yeah. At yung cosmic ray particle na ito, ito yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit patuloy na numinipis yung ating ozone layer. Okay. A year or so about ago, hindi natin alam ito. Ngayon, alam na natin ito through people like you and people who belong to astronomical societies like yours. Now, sir, question lang uli. Ang oxygen ay O2. Yes. Ang ozone ay O3. Yes. Okay, just trivia lang. Naku, sir, I wish we could talk more. Siguro we can guest you again. Ano? At dami natin pag-uusapan, pang-educate sa ating mga kababayan, lalo sa mga kabataan. Kasi natatanda ko nung bata ako, pagka-astronomy ang pinag-uusapan, nakanganga na ako sa teacher ko eh. At saka, mabanggit ko lang. Yes, sir. Dati nung unang maporma ang Philippine Astronomical Society, o halos nung pang mga nakarang panahon, pag sinabing astronomy kasi, ang buong pag-aakala lang natin, yung sisilip ka lang sa kalawakan, yun na yun. Yes. Ngayon na lang yata, unti-unting nalalaman ng mga
Pilipino, no? Lalo na yung mga kabataan, na ang pag-aaral pala ng astronomy ay hindi lang yung pagsilip, kundi ito ay patuloy na pagsasaliksik na kakailanganin mo ng pisika, matematika, at ng iba pang allied sciences. Ayan. Naku, sir, yung mga kababayan natin, lalo yung mga kabataan na gusto o naging interesado dito sa Philippine Astronomical Society, baka gusto mo silang imbitahan na bisitahin kayo at maki-join sa inyong mga programs. Yeah. Iniimbitahan namin kayo. Meron kaming tinatawag na monthly meeting sa Philippine Astronomical Society. Ginagawa namin to sa iba't ibang universidad sa Pilipinas. Ano? Halimbawa, itong darating na Sabado, September 22, kami ay magsasagawa ng lectures sa University of Santo Tomas sa main building mula alauna medya ng hapon hanggang alas 5. At dito itatalakay namin yung iba't ibang topic sa astronomy. Is this open for all? Open for all. Walang bayad. Ayun, ang gusto ko itanong doon eh. Walang bayad. Gusto niyo matuto, malaman ninyo kung anong latest sa ating astronomiya, yung alam na ng Philippine Astronomical Society. At kapag ka-astronomy yung pag-uusapan, of course, they are one of the authorities to consult. Sir, maraming salamat. Diyan ka lamang ha. Okay. Hindi pa tayo tapos mga kaibigan. May makakasama pa tayo dito dahil alamin natin kung ano-ano mga activities ng PAS for the rest of the year and for the coming years. Okay, Alice, sandali po lang. Kalat-kalat mo kasi. Nakinig ka lang sa mga pinapas. At saka si Miss